Noong unang panahon sa kaharian ng Long Trellis, ay mayroong isang hari at Reyna. Mahal na mahal nila ang isa't isa. At masayang namumuhay. Ngunit isang araw nagkaroon ng malubhang sakit ang Reyna na siyang naging dahilan upang siya ay hindi na magbuntis. Pinatawag ng hari ang lahat ng magagaling na manggagamot sa kaharian, ngunit wala sa kanila ang nakapagpagaling sa Reyna. Labis na nalungkot ang Reyna, kaya naman lahat ay ginawa ng hari upang mapasaya siya. Isang araw hinandugan ng hari ang Reyna ng isang circus show para aliwin ito. Nakita ng Reyna na ang isa sa mga nagtatanghal ay buntis. Labis itong nainggit at nalungkot. Umalis siya at nagtungo sa kanyang kwarto, at doon ay nagwala sa sobrang hinagpis. Nangako ang hari na maghahanap siya ng lunas sa sakit ng Reyna. Nang gabing iyon ay may dumating na isang salamangkero. Sinabi nitong may lunas sa sakit ng Reyna. Nang marinig ito ng hari, ay agad nitong nasambit na marami na ang sumubok na gamutin ang Reyna, ngunit lahat sila ay bigo. Sagot naman ng salamangkero, maaring magkaroon ng anak ang Reyna ngunit ito ay nakadepende sa hari kung kakayanin niya itong gawin. Dagdag pa ng salamangkero, marami na siyang karanasan sa panggagamot, ang tanging lunas ay, buhay sa buhay. Ipinaliwanag ng salamangkero, kung nais ninyo ng buhay ay kailangan ninyo magsakripisyo ng isang buhay. Kahit na nagdadalawang isip ang hari ay pumayag na rin ito sa solusyon na ibinahagi ng salamangkero. Ayon sa salamangkero, kailangan mong bumihag ng isang dragon na naninirahan sa tubig. Ang puso nito ang gagamot sa Reyna. Kailangan ninyo ipaluto ang puso ng dragon sa isang dalagang birhen bago ito kainin ng Reyna. Saad ng salamangkero, ito ang pinakamabisang lunas, at ang Reyna ay magbubuntis agad. Ang hari ay mabilis na naghanda, para sa pagbihag ng nasabing dragon. Kinabukasan ay umalis na ang hari, upang hanapin ang dragon. Hindi naman siya nabigo, nakita niya agad ang dragon na natutulog sa ilalim ng tubig. Kaya mabilis niya itong sinaksak, gamit ng kanyang sibat. Ngunit nagulat ang dragon at natamaan ang hari ng buntot nito, na siya namang dahilan kaya nasugatan ang hari. Bago pa ito nawala ng buhay, ay nakuha na niya ang puso ng dragon. Namatay ang hari, at kinuha naman ng Reyna ang puso ng dragon at inuwi sa palasyo. Isa sa mga cook ng palasyo ay birhen at dalaga, kaya naman siya ang naatasan na magluto ng puso ng dragon. Habang niluluto, siya ay mayroong naramdaman na kakaiba. Tingid sa kanyang kaalaman, siya ay nabuntis matapos niyang lutuin ang puso ng dragon. Kinain ng Reyna ang puso, kinabukasan siya ay nagbuntis. Nanganak ng sabay ang Reyna at cook ng palasyo. Pareho silang may anak na lalaki. Ang mga anak nila ay magkamukha, na parabang kambal. Ang anak ng Reyna ay si Elias, at ang anak naman ng cook ay si Jonah. Matapos ang 16 na taon, ang Reyna ay masayang namumuhay, kapiling ang kanyang tagapagmana na si Elias. Laking pasasalamat niya, dahil napakabait ni Elias. Si Elias at Jonah ay sadyang magkamukha, kakaiba ang itsura nila, dahil sobrang puti ng kanilang balat, gayon din ang kanilang buhok. Marahil dahil sila ay anak ng dragon. Lumaki sila malapit sa isa't isa, at madalas ay magkasama. Labis namang nainggit ang Reyna dahil dito. Namumuhi ng Reyna kay Jonah, at pinagbawalan niya si Elias makipagkaibigan dito. Sinabihan niya si Elias, na bilang isang prinsipe, hindi makakabuti sa kanya ang makipagkaibigan sa isang ordinaryong tao tulad ni Jonah. Hindi naman ito pinansin ni Elias, at patuloy pa rin siya sa pakikipagkita sa kaibigan. Natuklasan ni Elias at Jonah, na pareho silang may kakayanan na huminga sa ilalim ng tubig. Samantala, pinagbantaan ng Reyna ang cook ng palasyo. Sinabihan niya ito, na pagbawalan ang anak na si Jonah, na makipagkaibigan sa prinsipe. Kung hindi sila susunod, sila ay patatalsikin ng palasyo. Ngunit hindi naman nasindak si Jonah at Elias sa banta ng Reyna, bagkos ay lalo pang naging matibay ang kanilang pagkakaibigan. Isang araw, nahuli ng Reyna na suot ni Jonah ang damit ni Elias. Labis na ikinagalit ito ng Reyna. Dahil dito, pinaalis ng kaharian si Jonah at ang kanyang ina. Sinubukan ni Elias na pigilan ito ngunit hindi siya nagtagumpay. Biniyak ni Jonah ang isang puno,
at may umagos na malinaw na tubig. Sabi ni Jonah, hanggat sa malinaw ang umaagos na tubig dito, ako ay nasa mabuting kalagayan, at wala ka dapat ipag-alala. At kapag naging pula ang kulay ng tubig, ako ay nasa panganib at maaring mamatay. Matapos nito, lumisan na ng kaharian si Jonah at ang kanyang ina. Araw-araw ay pinupuntahan ni Elias ang puno, para makita ang kulay ng tubig. Isang araw, laking gulat ni Elias, nang makita niya na ang tubig ay kulay pula. Nag-alala siya para sa kaibigang si Jonah, alam niya na ito ay nasa panganib. Mabilis na nilisan ni Elias ang palasyo, upang hanapin si Jonah. Hindi na niya nagawang magpaalam pa sa Reyna. Matapos ang mahabang paglalakbay at paghahanap, natagpuan niya ang bahay ni Jonah. Nalaman niya na nag-asawa na si Jonah. Inakala naman ng asawa ni Jonah na si Elias ay si Jonah, dahil magkamukha ang dalawa. Sinabi ni Elias ang katotohanan, at ang pakay niya na hanapin si Jonah. Nasambit naman ng asawa ni Jonah, na 5 araw na itong hindi umuwi. Nagpunta si Jonah sa gubat, at hindi na muling nakabalik. Samantala, sa palasyo, ang Reyna ay labis na nag-aalala para kay Elias. Muli, ay kumonsulta siya sa salamangkero. Saad naman ng salamangkero, kung nais mong makabalik ang iyong anak, ay kailangan mong magsakripisyo ng 1 buhay. Tinanggap naman ng Reyna ang mungkahi ng salamangkero. Sa gubat, si Jonah ay sugatan at nasa loob ng 1 kuweba. Isang halimaw ang gustong pumatay kay Jonah. Narinig naman ni Elias, ang sigaw ni Jonah at paghingi ng tulong. Natuntun niya si Jonah, at pinatay ang halimaw. Lingid sa kaalaman ni Elias, ang halimaw na kanyang pinatay, ay walang iba kundi ang kanyang ina. Ngunit iyon ang kasunduan ng Reyna sa salamangkero, buhay sa buhay. Inakala ng Reyna, na mapapatay niya si Jonah, ngunit siya ang napatay ni Elias. Nang makabalik si Elias sa palasyo, ay pinoklama siya, bilang hari, dahil natagpo ang patay na ang Reyna sa gubat. At dito nagtatapos ang